Eh, isang araw magising na. Ma-recycle naman. Ma-recycle naman kayo. Hindi mga basura. Yes. Hindi yung dahil nandiyan na kayo eh. Ano na kayo? Hindi na kayo matitinag. Matitinag pa rin kayo diyan. Pwede pa kayo magbago. Kasi wala nandito kami eh, yung oh, yan. Nandito yung Sambayanan. Nandito yung Batang Naujan, YPAM, eh willing naman kaming makipag-ugnayan. Yes. Mm-hmm. Dahil paulit-ulit nga nating sinasabi na ang kalikasan tayo din naman lahat yan. Mm-hmm. So yun. Yun yung isa sa sinasabi mo kuya Didis na sinasabi mo lagi, hindi tayo kontra sa gobyerno. Yes! Narito po kami para tumulong at umagapay din sa inyo. Huwag niyo naman po kaming tingnan na hulahan. Huwag niyo kaming tingnan na laban sa gobyerno. Kami lang po yung mga tao, mga organisasyon na nakikita namin na ito pa lang ang hindi kayang gawin pa ng gobyerno sa ngayon. Or busy pa lang sila, or marami silang ginagawa. Yes. So, nandito kami para tumulong, hindi para makipagpalisahan. Yes. Yun. So, napakaganda yung sinabi ni Kuya Didis na kahit tayo sa panawagan natin, hindi kaya lang ng sambayanan nito na mag-isa lang. Definitely, kailangan natin ng participative na isang lalawigan na talagang nagsusulong ng pare-parehas nating advokasya. At totoo yun, mahirap ang mag-isa. Mahirap yun. Napakahirap. Pero yung sinabi ni Kuya Didis, applicable doon sa project ng Montelago, yung tinatawag natin walang forever. Yes. Wala nang babalikan. Wala nang balikan. Okay. Tapos na nga eh. So, wala umasa pa. Yes. Ito yung isang pinakamagandang accomplishment na pagiging bahagi ng pagpapahinto ng proyekto ng Montelago. Mm-hmm. So, yung project ng Montelago, yung geothermal energy natin doon. So, isa yung malaking, at katulong natin siyempre ang Batang Naujan doon at sa pangunguna ng Pangulo natin, si Ross Delgado, si JC na nakaagapay sa atin para, alam mo, isa na rin grabe yung pagiging environmentalist ni Ma'am JC. At totoo na minsan sa aming palitan ng kuro-kuro, talagang pag kami nakikita siya napuputol na puno, talagang medyo bumibigat yung kanyang pakiramdam. At yun ay biyaya para sa atin na talagang kapag nakikita natin yung ganun sitwasyon, medyo tayo ay hindi komportable. Para ginagawa yun para hindi tayo maging komportable. Hindi pa maging komportable, hindi ba yun doon sa pilis natin, kundi dahil meron tayong tawag na abay-bay kumilos naman tayo. Mm-hmm. So, napakahalaga yun. Isa pa rin sa mga accomplishment ng YPAM nga yung mga medical mission, yes, di ba, Kuya Didis? At marami din na natutulungan, lalo-lalo na yung mga less fortunate natin na walang may pambili ng gamot at hindi makapunta sa ospital para magpa-check up. Mismo yung mga doktor natin kasama at mga espesyalista ay pumupunta sa mga kanyang sa lugar na kung saan ay medyo yung malayong lugar para at least maibigay natin yung kanilang karapatan para sa kalusugan, mm-hmm, na matret sila sa kanilang mapagaling sa kanilang karamdaman. Okay. So, from there, Kuya Eman, may madadagdaga ba? Ayun. Bukod dun sa accomplishment? Oo, yung sa accomplishment natin, dagdag ko na rin po yung sa yung mga pag-uugnayan sa ibang agencies. Kasi kailangan na lalo nga at itong sa pakikipag-uugnayan namin namin ni Kuya Joel sa iba't ibang orgs. So, mm-hmm, bukod sa Balapaya nabanggit ko kasi sa kanya nun na baka naman po pwedeng maganap tayo kasi ito, ang plan sa amin kasi kailangan scientific. Mm-hmm. Scientific dapat yan. Uh-oh. Kasi factually based. Kasi hindi tayo pwede mag-formulate ng policies dito na wala yung factuals na yan kung ano-ano bang lugar. Siyempre, nandiyan ang elevation. Lahat na ng aspeto within the scientific aspect na siyempre maayos natin. Yan, pero so, yung naturally speaking din, kasama na dyan yung ating refo. Kaya yung refo natin, isa yan sa natural and both scientific na approaches natin para makano. Kasi ang pag-reforest pa lamang, it can be handled more than 200 ml ng tubig. Minimum na yon and maximum of 1 million liters of water so, per day. Mahalaga yung tinatawag natin yung scientific study din sa mga pagkilos natin para at least meron tayong tinatawag na batayan kung ano yung hati talagang sinusulong. Hindi basta banat lang ng banat. Yung wala rin namang mga scientific study. Mahalaga yung sinasabi ni Kuya Eman regarding that. At isa pa, no, sa YPAM, sila yung binigyan natin ng pag nag-chair ng Education Committee, no? Yes. Oh, di ba? Kaya sila yung nag-head ng Education Committee. Napaka-importante yan. Napaka-importante bahagi noon na mag
mag-aware, magbigay ng aware, unang-una, kung ano ang mga dapat malaman ng ating mga kababayan regarding sa pangangalaga sa kalikasan, at higit sa lahat ay kung ano na yung status ng ating organization ng Sambayanan. So, ngayon, quarter. Sa ating mga ano. Anyway, nagtag sa akin si Kuya Joey. Salamat sa pagbati. Anyway, si Kuya Joey, Kuya Joey Antonio, yung sakit ng ngipin natin, medyo pagalingin na muna natin sa mga susunod nating mga pagkilos at yung susunod nating laban. Ano? Okay, so magandang magandang umaga sa inyo dyan, sa pakikinig dyan sa ating no, mga taga Sibera. Oh, so marami na sa taga Sibera doon sa Neo Kalam. Marami na kikinig sa atin dyan. Anyway, so mamaya-maya, tingnan natin sa ngayon, ano yung calling natin bilang isa sa kasapi ng mga sa mga kababayan natin, anong calling natin bilang isa sa mga nagsusulong ng advokasya para sa kalikasan, sa inyong organization, sa inyong koalisyon, sa ating koalisyon, ano yung mahalagang panawagan at ano yung mga paalala sa ngayon? Lalo-lalo na medyo talagang challenge tayo, maraming threat na lumalabas. Anyway, gusto ko rin lamang batiin yung mga taga Sancho Doro natin. Kung kasama natin sa staff, sila yung nag-pre-preserve noong ano mga ngayon, pawikan, yung mga pawikan. Mga pawikan. Oo. So ngayon meron nakaantabay na proyekto doon na medyo hindi nila masyadong amenable para sa kanya. May kasi nga, Release na nung Thursday, nag-release na sila more than 400. 400 na napawikan. Dispersed na sila. Yes. Nag-request na sila ng disbursement nung ano? Ng project. Na-hatch na. So kasi may project na inilalakad doon na parang isiwol, parang ganun. Gustong tutulan ng mga kababayan nandun para ma-preserve natin yung mga species na yung kanilang kahanan. Yung production ng mga natin. Anyway, kasama na rin natin sila sa alyansa. Yes. Kasama na natin siya sa koalisyon. Lagyan lang natin ng formality. Mm-hmm. And then, syempre, ang bahala di yan ay yung ating Committee on Membership. Walang iba kundi ang aming idol. Tito Joel! Ganda mo mga po! Na-miss ko. Pupuntaan kita mamaya dyan. Grabe, na-miss ko ang puwerto. Yes. Good service doon. Yes. Grabe, mula sa pagkain, sa view, yung harap ka sa dagat. At sa company nila. Yeah, at sa company nila. Ang sarap ng mga pagkain ni Hain sa atin. Yung sariwang isto, relaxing. Agad-agad. At saka yung mga morning pagkain natin sa tabing dagat. Siguro hindi isang expert doon. Expert sa mga tawag sa exercise. Tentada kalimasada. Sige na, hindi ko naiintindihan. Anyway, pakinggan natin. Okay, ito na yung mga kasama natin. So, tingnan natin, ano yung calling, ano yung panawagan natin sa ating mga kasama at sa mga nakikinig siya ngayon. At eto na, nagkaroon na tayo ng koalisyon, ang YPAM, ang Batang Naujan na narito siya ngayon at iba't iba pang mga organization. Huwag kayo po mag-alala, yung mga iba't ibang organization na kasapi natin, makakaupo din natin dito. Yung Storm Barek na si Kuya Edgar, namimiss ka na namin. Set tayo ng araw, pagpunta nyo dito at iupo natin dito. At ibang sa susunod na isang linggo pa, makakasama natin naman ang Big Kiss Maralita kay Ate Arlene. So marami pa tayo mga araw na magkakasama-sama. At maisulong natin kung ano yung mga advokasya natin, may panawagan natin sa buong Sambayanan. Anyway, so let us hear the ano mga calling, anong hamon natin at mga challenge natin sa Batang Naujan para sa ating mga tagapakinig, Ate Jane. Okay, ang isa ko pong panawagan para sa lahat ng mga Naujenyo at buong Mindoreño, sama-sama po nating tulungan para makabangon ulit ang ating isla. Napakalaki po ng kailangan niyang tulong para mabalik yung green Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Kailangan po natin itong simulan kahit po hindi man kayo makasama sa mga tree planting, yung pong maitanim yung isang puno weekly, napakalaki na pong tulong nun. Ituro din po natin sa ating mga kabataan na pag nakakakita ng mga maliliit na puno, yung hinahaliba sa daan, yung ganun, na mahalin yung ating mga puno dahil dun tayo kumukuha ng ating hangin na hinihinga. Na, sa simpleng bagay pong yun, makakatulong na tayo sa ating mga anak, di ba? Simulan natin yan sa ating bahay. Yung mga buto natin, pwede nating itanim o i-donate nyo sa Sambayanan or alagaan nyo muna pag seedlings na silang malalaki na, pwede nyo i-donate. Yung mga ganun pong bagay, napakalaki na pong tulong yan sa aming ipinagkakampanya para sa ating buong lalawigan. Hindi po lang ito para sa atin, higit po sa lahat para sa ating mga magiging apo pa.
sa ating mga susunod na saling lahi. Mm-hmm. Yun lang po, Kuya Billy. Alright, so at Kuya Eman? Yun po, muli po sa share ko lang din yung ano, yung quotes from the greatest Cordillera IT leader. Wow. Oo. Ginoong Makiling Dulag. Laging sinasabi niya na kapag tinatanong daw ng mga mayayamang company sila, ang tanong, may titulo ba kayo? Ay, ang sagot niya, kahambugan ang pag-angkin sa lupa sapagkat tayo ang pag-aari ng lupa. Paano natin aariin ang isang bagay na mananatiling nariyan kahit tayo'y wala na? Alright. Kaya napakaganda na, no? Sige, no, insight mo dyan, Kuya Eman. Kasi naalala ko kahapon nung sinishare yung galing dun sa ano, nung isang 16-year-old na bata sa UN Climate Change Forum. Sinabi niya, ganun ang harap-harapan. Kung wala silang pakialam, ayan tanong, how dare you? Oo, how dare you? Na ano? At kung patuloy kayong magbubulag-bulagan at patuloy kayong magiging manhid sa mga nangyayari, hindi namin kayo mapapatawad. Mm-hmm. So isa yan sa ating mga kabataan. Hindi talaga yung sinasabi mong leader na ang pangalan nito, sino yan? Si Makiling Dulag. Definitely may nag-i-strike sila, no? Para lang sa call doon sa paano natin ma-address yung climate crisis natin at kung ano yung mga pagkilos natin, magiging pagkilos natin. At napakahalaga yung gano'n. Okay? Kuya Didis? Ayun. Sa bahagi ng YPAM, kami patuloy at nakikisa sa sambayan na patuloy na magmulat sa mga kabataan, sa mga mamamayan na alagaan ang inang kalikasan. Mm-hmm. No, ayaw natin na mangyari dito sa Mindoro o nangyari sa Lapayet ng Bicol, sa Marcaper ng Marinduque, at sa iba't ibang lugar na kung saan may mga minahan na pag nakuha na at nasipsip na ng mga dambuhalang kumpanya ang yaman at naging responsable talaga, no? Ay iiwanan na lamang. Ang sakit nito ay dama ng buong mamamayan na kung saan naiwan doon sa lugar. Ang YPAM at yan nga ang sambayanan ay patuloy na nananawagan sa mga mamamayan ng buong Oriental Mindoro at mga kanugnog na lugar nito na nawa ay maging kaisa na natin, naging kaisa namin na patuloy at patuloy na tumulong, pagyabungin, pagyamanin, ibalik ang lunti ang Mindoro. At ito naman, tama si Ate Jane, hindi naman natin ito hinihiram hindi naman natin ito minana sa ating mga ninuno. Ito hinihiram natin sa mga susunod at susunod na sa alinlahi. At kung hindi natin ito gagawin, sino ang gagawa dito? At kung hindi pa natin ngayon ito gagawin, eh kailan pa? Mm-hmm. Yun lamang po. So napakaganda nung hamon mo, Kuya Didis, ano? Definitely parang itong isang libro na maganda na dapat natin pag-ingatan. Yes. Kasi parang pagkaisinali natin, dapat kung ano yung ating binigay sa atin, ito isang libro din na inilipat natin sa kanila. Kung ano ang nakasaysay, nakalakip doon sa libro na maganda ang puno, maganda ang kalikasan, definitely same na story ang may pasa natin doon. At hindi pangamba. Yes. Yung tinatawag natin kung ganito ang paligid natin sa kalikasan natin, kung ganito yung ating mga nangyayari sa atin, saan kayo kukuha ng peace? Nasaan ang kapayapaan? Nasaan yung kapayapaan? Yung advocacy natin doon. Kung lahat tayo ay nangangamba, definitely ito yung mga ilang karanasan na nakita natin doon sa mga kasama natin na naninirahan ng mga katutubo sa Montelago, sa Santa Clara, ay talagang gusto na nilang humanap ng lugar kung saan nakikita nila na sila ay mas ligtas kesa sa pag dumadating yung ulan. Alam mo mga kasama, yung mga katutubo pag nagbabahagi sa akin ay na nakasama natin, nangangamba sila na baka ito na naman ba? Ito na naman yung mga nagugulong ng mga bato. Paano mga malalaking troso. Mm-hmm. Grabe. So, ito yung magandang panawagan sa atin na kumilos na tayo ngayon. Sabi nga ni Kuya Didis, kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi ikaw, sino?
At kung paano ay napakaraming paraan. Anyway, hindi mo naman kailangan mag-enroll ng edukasyon ng apang-apat na taon para tumugon sa panawagan ito. Hindi mo rin kailangan magsiyasat ng napakaraming karunungan mula sa kung ano sa Google para matugunan ang mga bagay na to. Napaka-isa at maikling pangungusap lamang ang pwede nating i-apply para makatugon ka dito, kundi magtanim ka ng puno. So napakasimple at payak, magtanim tayo ng puno sa ngayon. And definitely, ito ang pinakang banner program ng Sambayanan, yes, to make a 1 million trees sa looban ng 2 taon. At sa kahit, alam nyo, natutuwa ako kasi itong mga kasama ko dito, iba't iba yung mga priority rin nito sa buhay ng mga kasama natin, ng mga leader katulad ninyo. May mga iba't iba din silang pinagkakaabalahan. Pero definitely, there's nakakatouches kasi they are allotting a separate time para magtanim. They are allotting separate time para isulong yung kanilang advokasya. They are allotting separate time para magsulong ng advokasya. And this separate time na to, yung separate na yun, is ito yung time na napaka-treasure. Mm-hmm. Di ba? Yes. Kaya Ate Jane, isang paghangat, sa pagsaludo sa inyo, sa mga kasama natin, sa mga malamig concerned citizen dyan, yung mga estudyante natin sa Naujan, sa Puerto, ito yung mga talagang buhay na bayaning na talagang naniniwala may ipapasa nila ang ganda ng kalikasan sa mga susunod na generasyon. Kapit lang. Okay, Kuya Mar Bautista, grabe. Hello iba't po. Iba't ibang activities nito, grabe siya mag-collect ng mga seedlings, ng mga trees para sa execution ng talaga ng ating banner program na 1 million trees. And definitely, sa YPAM, sa Batang Naujan, ito talaga yung mga buhay na organisasyon na talagang kumikilos sa ngalan ng advokasya at hindi po ito mga sambayadan. Alala ko. Oy, sambayadan na talaga. May nagsabi na po niyan. Pero siguro po sila yun. But definitely, we are authentic to our advocacy at napakalalim ng pagmamahal ng inukit ng mga ito sa mga puso nila para sa kalikasan. Mga abonado po itong mga ito. Anyway. Sabi Jane, abonado. Sige, dinis yung panggas na papunta dito. Hindi natin alam kung saan natin ang kinuha. Anyway, mayaman naman ito. Provide dyan, si Kuya Eman, weekly kasama natin dito para isulo yung kanyang panawagan para sa pangangalaga din ng kaligasan. Mm-hmm. At bilang yung kanyang wisdom din, ano? Bilang legal natin sa Sambayanan ay napaka-husay. So, Paring Ross, salamat sa pag-organisa ng Sambayanan. Sa pangumuno, di ba? Siya yung nag-initiate na muno. Oo. So, bilang Pangulo, definitely isang pagpupugay din sa'yo sa iyong ka-passion. Enjoy ka lang sa travel mo. Alam namin na pag-uwi mo, may mga pasalubong ka para sa amin. Huwag naman beer. Hintay na lang. Uy, alam mo naman na galit ako sa sunglass, ha? Sakit ang mata ko sa init na pagkilos. Anyway, so, eto na yung mga pinagsama-sama natin mga pagkilos. Sige, bigyan natin pagkakataon na batiin natin yung mga personal natin mga kaibigan na panawagan na rin sa ating mga susunod pang pagkilos. Sige, Ate Jane, simula siya. Humihingi na ganda ko ng pamin sa inyo dahil napakahaba sa nilakad ng aming mga nilakad-lakad lahat. At samahan, napakahaba po nitong aking pasasalamatan pero promise, bibilisan ko po. Unang-una po, kay Miss Ann Martin sa kanyang tulong. Kay Carl and Flora Estefan. Kay Reynel at Randy Montero sa napakaraming big nice seeds na halos 500,000 po. Thank you, Pamilya Montero. Ha? Thank you po. Kung saan na narating yung mga big nice seeds mo? Sa Gloria na po ang karamihan. Mamaya po, magtatanim pa kami sa bako. Wow! Okay. Kay Tita Eleanor po at kay Tito Eddie na kahit nasa ibang bansa ay nakaguide pa rin sa amin. Kay Tito Joel at kay Tita Cora De Vera. Thank you very much po ulit. Sa Aurora National High School, Malvar Extension, sa pangunguna ni Sir Ferdinand Valdez. Kay Ma'am Malaya Oteisa, Limuel Caringal, Reynald Nebreja, Lengel Gunito, Mylin Gunito, Vanessa Kuraming, Ronalyn Linabuan, Belinda Taiwan, Gerald Caringal, and Johanna Cabrera. Sa mga estudyante po nila,
Unang-una po, binabati ko po si Randy Perez for passing the National Board of Review for Eagle Scouts 2019. Randy. Congrats, Randy. At siya po ang nangunguna sa araw-araw na pagdilig sa aming mga iniwang halaman. Ngayon tinatawag natin na yung mga generous, pinagpapala rin. Ano? Yes. Kasama po niya sa kilos na ito, sina Jermarie Pediego, John Heron, Jonel Magbuo, Michael Perez, Maria Chinchin Gutierrez, Jessa Moica, Jaisel Ann Evangelista, Babylon Robles, Jopay Piego, Marina Lalim, Jonathan Arumin, Carl De Los Reyes, Hannah Marie Takud, Jeremy Perez, Jaylin Carpio, Miel Kimberly Regazzo, Shena Lumakad, at si Mike Justin De Los Reyes. Sa hello kabuuan, sa inyo! Hello po! Hi. Sa kabubuan po ng PTA nila, sa, hello din po sa mga magulang at mga iba pang teachers. Oo, nakasupported na talaga namin yan. Pinasasalamatan ko po personally ang Batang Naujan at ang YPAM. YPAM ngayon. Ang Malamig Fruit and Vegetable Association. Hello sa mga taga-Malamig. Hello po. Pinangunahan po yan ni Ma'am Lily, si Ma'am Winnie, Babylin, Lorely, Marjorie, Merly, Merlinda, Mercy at nag-iisang si Sir Ronnie. Ang Malamig Concerned Citizen po. Sa pinangungunahan niya ni Ma'am Emmy at ni Madam ni Madam Emmy at ni Madam Solas at saka ng kanilang mga asawa at pamilya. Kay Ma'am Delma Buhat po from Kurba na nagbibigay ng mga buto, si Ma'am Lin Chua, si Ma'am Atina at si Ma'am Pilar from ano din po ito, Malamig. Mr. and Mrs. Dimapilis yung pong kanyang asawa at mga